isang klase ng perlas na napakapambihira, milyones ang halaga, dahil pinaniniwala ang luha ng dragon na paluha. Sa galak ang tricycle driver na si Randy nung may napanood siyang video online. Hindi ng anumang teleserye o pelikula, kundi video ng isang mamahaling perlas na itinuturing na rarest of the rare. Ayon kasi sa alamat, luha raw ito ng dragon at ang tawag dito, melo-melo pearl. Nahahawig daw kasi ito sa pinaniniwalaan din ni Randy na perlas na nasa kanyang pag-aari. Singlaki ng itlog ng pugo, may bigat na 15 to 20 grams. At ang kulay nito, nag-aagaw na brown, yellow, white at orange. Inilawan ko ng flashlight, umiilaw siya. Malapit daw sa itsura ng melo-melo pearl na mula sa uri ng suso na kung tawagin, melo-melo snail. Klase ito ng gastropod na makikita sa mga bansa sa Indochina. Unique ang mga melo-melo pearls. Sa mga thousands of melo-melo shells, ilan lang ang makakaform ng pearl. May mga kulay ito na yellow, tan, hanggang sa pinakamahal is yung mga orange or tangerine na kulay. Itong melo-melo pearls, unlike sa South Sea pearls, wala itong nacre, wala itong brilyo. Mapapabuga ka rin sa presyo mula 75,000 hanggang $250,000 o hanggang 13 million pesos. Sa gitna ng pandemya, ang isang tricycle driver nakatakda na nga bang maging milyonaryo? Yung nakita ko itong bato, nabuhayin ako ng pag-asa. Paraw nung napulot ito ni Randy sa kanilang probinsya sa General Santos City. Nakita ko ito sa dalampasigan. Akala ko gamit lang ng mga bata ba? Mga buruloy. Ayon pa kay Randy, may saagimat din daw ito. Muntik na ako na disgrasya, pero sa tingin ko nung dinadala ko itong perlasip, ako gaan-gaan ang feeling ko ba. At di umano, may dala ring swerte. Lagi din ako may pasero. May wallet siya na maliit, nilagay-lagay ko sa bulsa. Pero dahil halos maiyak na raw sila sa hirap ng buhay ngayong pandemya, naisipan nilang alamin kung meron ba talaga itong halaga. Sa mga anak namin na ngayon nag-online class, wala silang mga gamit na mga gadget. Yung husband ko, may times na mahina yung kita niya. Kung totoo man ito, ang naisip ko yung mga bata ko, na mabigyan sila ng magandang kinabukasan, saka yung matagal naming pinangarap, ang asawa ko, gawa ng bahay. Yung nakaraang taon, ay nagpunta dito, bilhin niya daw. Sabi niya, gawin niya daw ng paswerte sa buhay niya. Sabi niya, bilhin niya daw ng 150,000. Pero hindi man natuloy. Hanggang napanood nga nila ang isang video tungkol sa isang perlas na ang presyo umaabot ng 13 million pesos at itong araw ang melo-melo pearl. Swerte po ako, nakapulot ako ng ganitong bagay. Kaya sinamahan siya ng aming team na ipasuri ito sa Mines and Geosciences Bureau Region 12. Lalagyan natin ng acid yung specimen. Yung pinaka-rare, maabot siya ng mga 12 million pesos. Susunod, tricycle driver mula sa General Santos City, nakapulot ng dimano perlas mula sa isang klase ng suso na ayon sa alamat, luha raw ng dragon. Ipinasuri ni Randy ang dimanoy melo-melo pearl sa Mines and Geosciences Bureau Region 12. Melo-melo pearl nga kaya ito. Based dun sa result, same composition naman po siya dun sa natural na pearl. At ito na kaya ang mag-aahon kay Randy at sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Nagkakahalaga na siya ngayon ng mga almost 3 to 4 million. At yung pinaka-rare, maabot siya ng mga 12 million pesos. Paluha sa galak ang tricycle driver na si Randy nung napanood online ang isang video ng isang uri ng perlas na itinuturing ding rarest of the rare. Ayon kasi sa alamat, luha ito ng dragon na ang presyo posibleng pumalo ng 13 million pesos. Ito ang melo-melo pearl. Sa Christie's Auction House, yung mga raw na mga melo-melo pearls, nagkakahalaga na siya ngayon ng mga almost 3 to 4 million. At yung pinaka-rare, maabot siya ng mga 12 million pesos. That's why marami pong naghahanap.
Nahahawig daw kasi ito sa hawak ni Randy na dimano perlas na napulot niya sa dalampasigan ng Jensan. Yung nakita ko itong bato, nabuhayan ako ng pag-asa. Kaya sinamahan siya ng aming team na ipasuri ito sa Mines and Geosciences Bureau Region 12. Lalagyan natin ng acid yung specimen. If magre-react siya or bubula siya, then pwede nating masabi na same siya ng composition dun sa natural na pearl po. Ang misteryosong bato isinailalim sa physical at chemical test. Para ma-compare, yung pure na limestone po yung lalagyan natin ng acid. So makikita po natin na yung pure po na limestone ay nag-react po dun sa acid nating nilagay. So ngayon po, lalagyan natin yung alleged na pearl po ng acid. Ang ipinatak na acid, bumula. Pero... May lang kasi, sir. Pag pure pearl po kasi siya, sir, or tinatawag nating calcium carbonate, dapat reactive po kasi yan sa acid. Based dun sa result, same composition naman po siya dun sa natural na pearls. Pero may mga characteristics po kasi yung sample, sir, na medyo uncommon po dun sa natural na pearl po. Yung common characteristics po ng pearl natin is dapat concentric po yung layering niya. Yung sa sample po natin, sir, medyo horizontal po kasi yung layering natin. But then again, we need to po yung mas detalyadong examination para po talagang ma-confirm po yung authenticity po ng ating sample. Pero may halaga ba ito o market value? Kung pagbabasehan po natin yung initial na result po, may slight chance. Sa akon lang nga karon nga naibalaan karon nga test, gusto ko mapatis siya, mabalaan gid ang kung anong resulta gini sa pearl. Kung ang napulot na bato ni Randy sumailalim sa mabusising pagsusuri na inirekomenda ng Mines and Geosciences Bureau, mapapatunayan kayang authentic ito? Aahon na ba siya sa kahirapan o uuwing luhaan? Ang kasagutan, abangan natin sa mga darating na linggo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.